Yo, what is up, YouTube world? This is your boy, Tiny Montana. Alam nyo naman, shots for cartel, salute clothing, at ito ang Montana TV. Welcome sa bagong episode na naman ng Raid My Bar, kung saan kumuha ako ng tiga-apat na linya mula sa anim na random rap artist at ipaparate natin to sa guest artist natin for today's episode, mula 1 pen being the lowest at 5 pence ang pinakamataas sa kung paano nyo nagustuhan at hindi nagustuhan yung 4 lines na babasahin niya. Alright, so wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang guest artist natin for today's episode, ang ulo ng 187 Mobstas, isang rap artist, isang Hare Krishna practitioner, naging battle MC rin sa Flip Top. Give it up for Kial. Let's go! Okay, yun, Kial, kamusta bro? Ano balita? Yun, ito ano lang, steady lang sa bahay palagi. Sunod-sunod lang palagi sa ano, sa rules ng mundo. Ayos. So buti na pagbigyan mo ako sa invitation ko sa Rate My Bar kahit alam kong ang dami mo rin ginagawa minsan. Yeah, may oras palagi. Yun. So tol, para lang sa kapakanan ng ibang fans na nanonood sa atin ngayon, pwede mo ba kaming bigyan lang ng konting quick background lang kung paano ka nagsimula bilang rap artist o paano nagsimula yung karir mo? Nagsimula ako ng ano, ng elementary. Elementary days ako nagkaroon ng interest sa ano, sa rap music. Tapos tumutong ng high school, doon na nagsimula yung ano, yung nakakapagsulat na ako ng sarili kong kanta. Nakakalarga na ako sa mga contest. So tol, sino ba ang mga una naging impluwensya mo nung nakikinig ka ng mga rap music nung kabataan mo? Nung naging interesado ako sa rap music, ang talagang nagpa-interest sa akin doon. Yung Bone Thugs, may kaklase kasi ako na mahilig bumili ng mga cassette tapes. Ah. Siyang nagpadinig sa akin ng ano, ng rap. And Bone Thugs ang una kong napakinggan. Sa local. Siyempre, nagka-interest ka na dun sa bagay na yun. Alamin mo na kung anong nasa loob nun. Doon na lumalo. So, sa local, bro? May mga pinakinggan ka rin ba ng bata? Sa local? Oo, ang una kong napakinggan talaga sa local, si Francis M. Francis M? Ayun talaga ang una mong mapapakinggan eh, dati. Tapos, okay. Ayun na. Kung sino-sino ng ano, local artist, na old school ang napakinggan ko. Nangalkal ka na lang? Halos lahat napakinggan ko, pinakinggan ko. Ayos. Kasi naging collector din ako ng mga tapes dati. Okay, so syempre, pag sinabi mong pati mga old school, ang mga nakalkal mo, kabilang din dito yung Donggalo, tama? Yes, oo, Donggalo record. Pinapakinggan mo. Isa yan. Okay. So, ito na kasi tol, sa totoong buhay, ako listener kasi ako ng Donggalo tsaka ng 187, nagsisimula pa lang ako kahit bago pa ako maging rap artist. Pero hindi ko talaga alam na isa ka sa founder talaga ng 187, bro. So, recently ko lang nalaman yon pagka nagka, no, ito na, tropa-tropa na lahat. Tol, pwede mo ba kami bigyan ng storya kung paano mula, kung paano mo na isip gawin yung 187, bakit 187, at mula sa pagiging pagsulat-sulat ng elementary, paano mo naisip gumawa ng gantong grupo? Kasi ang 187 ang isa sa pinaka naging malakas na grupo noon kung iisipin mo eh, tama? So paano tol? Bigyan mo naman kami storya. Ang history talaga ng 187 noon, ano, palagi kami nagkakalaban ni Gab. Si Gab ang isa sa ano, sa founder ng 187. Lagi kami nagkakasagupan sa rap contest noon. May grupo siya, Street Soldiers. Ano siya eh, kumbaga tropa-tropa sila ni Hijack dati. Ah, okay. Doon kami nagtagpo. Nagtatagpo kami lagi sa ano, sa rap contest. Tapos may isang tagpo na rap contest din 'yun. Huling rap contest ko na ata 'yun.
tumalang kami sa ano, sa stage nang mahina yung beat namin kasi tape lang nun. Na-record lang namin sa karaoke. Pinasa namin dun sa ano, sa nag-aas ng audio. Mahina lang, kumbaga pagsalang namin para kami nag-a-acapella lang sa taas ng stage. Okay. Nandun sila gab nun, nandun sila gab, kalaban namin sila. Sila nga nag-champion nun. Pagbaba namin ng stage, lumapit sa akin yung kagrupo niya, si Righteous One, si Charlie. Ano, kumbaga nilapit niya sa amin yung paggawa ni Gab ng beat. Gumagawa si Gab ng beat dati sa PlayStation. Sa music generator pa yun. Sasalpak mo sa PlayStation. Ayun, gumagawa siya nun. Kumbaga nirekomenda sa amin ni Charlie. Pinuntahan ko yun kila Gab. Doon ang unang tagpo namin na hindi sarap contest. Talagang pinuntahan ko si Gab nun. Nagpagawa ako ng beat. Sa bahay niya? Yun, ayun yung unang, sa bahay niya. Ayun yung unang tagpo namin. Tapos yung panahon na yun, may grupo siya na ano eh, Haslin Records. Okay. Grupo niya dati yun. Kaso pabuwag na dahil sa issue, may mga issue sila. Nabuwag na yun. Tumamlay na si Gab nun. Hindi na parang nawalan na rin ng interest. Ang ginagawa na lang ni Gab nun, nagkalapati siya. Maraming kalapati si Gab dati sa bakuran nila sa likod. Baga inubos niya oras niya sa pag-alaga ng kalapati. Oo, doon na lang. Nung nabuwag na yun, yung grupo niya, kumbaga, ano, katamlayan na. So, parang wala na to, parang ganun. Eh ako yung mapusok nun dati. Saka bata pa ako nun. Mapusok ako dati kahit saan ako mapunta. Kaya ako yung naging ano ni Gab, naging ano, tao dun. Kumukulit sa kanya. Okay. Na bumalik. Bumalik ka dito. Dito ka, para dito ka, hindi ka para dyan. Parang ganun. Doon na nagsimula yun. Hanggang sa nawala na yung grupo niya, naisipan namin bumuo ulit ng grupo. Ayun, nabuo namin yung 187 Mobsters. Kaya bakit 187? Mob, 187 Mobsters, 187, police code for murder yun eh. Tapos, sino ba ang gumagawa ng murder? Gangster, thugs, mafia. Eh, puro gasgas na yun. Puro gasgas na. Mobsters ang hindi pa masyadong nagagamit nun. Kaya ayun ang ginagamit natin. Okay. Parang more on kalye rin talaga yung inspirasyon ng grupo. Tapos, nung nabuo nyo na yung 187, sino mga una naging miyembro nun? Bukod sa inyong ang dalawa? Unang naging member ng ano, ng 187, yung mga dating hustling din. Sila Maka 6, yan. Tapos sila, basta marami sila, mga talagang grupo na nigab nun. Ah, so lipat kampo na lang yung nangyari? Oo, lipat kampo na lang. Ayun yung mga naunang 187. Tapos, wala na, abang tumatagal, ano na lang eh, pusa nang nabuo eh. Parang hinahanap, ano na, parang in-arrange na ng ano eh, yung tadana, parang ganun. Hanggang sa dumating sila ko sa nagsunod-sunod na. Nung dumating na sila ko sa ano na yun eh, yung, kasi nung binuo namin yung 187, wala pa kaming studio nun. Talagang grupo lang. Kung okay. may mga contest, yun, sali kami. Hanggang sa nagka-studio kami nun, doon na dumating sila, ano, sila ko sa nun. Anong kasi may studio na kayo? Ng studio. Andalang ng studio dati. Halos sa Tondo, halos kami nga lang meron eh. Pero pa dun sa una namin na re-recordan sa may Don Bosco. Tapos hindi pa hip-hop studio. Kumbaga kung mga tipong band rehearsal studio lang, no? Lang. Ayos. Kasi tapos, kung iisipin mo dati, ilan lang ang may kakayanan talaga magbuo ng home studio eh. Na quality. Meron man mga mic na mga CDR King lang dati, PC mic, di ba? Mga ganon. Ganun. So, kumbaga naunahan namin. Oo. So, kami yung hinanap. Nung nabuo yung 187 Mobsters, bro, hindi lingid sa kaalaman ng mga nanonood na sobrang naging malakas talaga yung 187 hanggang tawag dito, pinagmula na siya ng mga iba't ibang hit song mula sa iba't ibang artist na under ng 187. Matanong ko lang, bro. Paano na-affiliate? Alam ko na kung paano na-affiliate yung grupo ng Chakra sa Blind Rhyme dati. Tama? Nasabi na sa akin ng mga ibang tropa. Pero bilang ulo ng 187, bro, nung nagkaroon ba ng issue yung Blind Rhyme at saka si Lagab, anong stand mo doon? Eh, Chakra ka na nun, tol. Matagal din akong umalis sa Blind Rhyme eh. Kumbaga, nasa loob mo na sila eh. Kumbaga, kaibigan mo yan eh.
Baka may pinagsamahan na rin kayo. Kaya ako, bumalansa lang ako nun. Sige, ano ako eh, 1-7 ako. Blind rain din ako. Gitna lang muna ako. Kumbaga, Kumbaga, wala kang pinamamasdan pinanigan. ko lang sila. Mas panig ako sa 1-7. Ako yun eh. Ah, sa kumbaga, bagay. Kumbaga, De, pabayas ka doon sa bias ka sa party na yun. Kaso may puso pa rin ako sa blind rain kasi alos lahat ng nandun, naging tropa ko na rin. Kumbaga, napakisamahan ko na rin na maayos. Wala namang masamang tinapoy. Tama. Ayun, bumalansal din ako nun. Umalis ako nun, nung panahon na ano, yung isang member ng Blind Rhyme na matagal na rin si, ano, si 2J Tala. Ah, si gumawa kami ng kanta nun. Gumawa kami ng kanta. Tapos, gagawa ng music video. Eh, ayaw ni boss din na ilagay yung logo ng 17. Eh, ako yun eh. Apelido ko yun eh. Hmm. Pati hindi ilalagay. Kaya umalma ako nun. Doon na nagsimula yung ano. Kumaga wala na. Kumbaga, nawalan ka ng interest. Kumaga tapos na. Tol, bakit Kial? Kial, ano yun eh. Represent ko sa lugar ko yun eh. Kid from Almario, ibig sabihin yun. Ah, okay. Kid from Almario. Yung Almario, eskwelahan sa amin yun. Pero yung pinakalugar, tinawag na Almario na lang. Ayun na yung naging tawag sa lugar namin. Saan kami naglalaro. Saan ako lumaki yun. So, Tol, bukod sa Kial, may iba ka pang ginamit na rap name? Yung ano, yung Baby Gupal, nung panahong nagkaroon na ng Anon Critic. Pero kasi, Tol, yung Baby Gupal kasi okay. sa alter ego nyo to sa Unknown Critics. Eh. Pero bago yun, bukod sa Kial, may iba ka pang ginamit na... Bukod... Marami akong ginamit. Kung ano, pwede ba namin malaman? Pwede ba namin malaman yung ibang kaya mong tandaan? Ibang ano? Batosay. Batosay. Batosay, oo. Ba, tapos two. Tapos say. Okay. Mga panahon kung video okay pa noon, 768, Wataman. Wataman. Oo. Mga panahon na ganun yun. Nung nagkiyal na, yun na yun yung nakapagsulat na ako ng kanta. Tol, matanong ko lang yung mga music influences mo. Ha? Kasi may isang kanta si Kosa na parang sina-shoutout niya lahat ng tropa sa 187 at nabanggit niya doon na si Kial rakista na. Ano ba katotohanan doon sa linya na yon? Naging rakista ka ba ano talaga eh? O dati mo pang influence yung rock? Halos lahat ng kanta, iba-iba. Bee Gees nga, idol ko eh. Bee Gees, Michael Jackson. Ano ako eh, ma-ano ako sa music eh. Music lover ako eh. Oo. Yung... Alos lahat, pinakikinggan ko lahat. Yung sinasabi ni Kosa na, ano, na takista na ako, ano niya yun eh, pananaw niya lang yun eh. Kasi tuwing nagkikita kami nun, lagi ako nagsasounds ng mga rock song. Kumbaga, pananaw niya lang yun. Hindi niya sinasabing, ano, yung, kumbaga, ina-announce niya sa buong mundo na takista na si Kia. Kumbaga, pananaw niya lang. Okay. Pananaw niya lang sa akin. So, tuwing nagkikita kayo, lagi kang nakikinig ng mga rock. So, sinabi niyo. Okay. Hindi ako nakikinig ng rock nung mga kalauna na. Hindi na ako nakikinig masyado ng rock. Iba-ibang, ano na, mga pinapakinggan ko, mga reggae, mga rock. Halo-halo mga na. Ayos, ayos. So, Tol, pag-usapan natin yung flip-top, pagsali mo ng flip-top. Bakit ka sumali ng flip-top? Dahil ba to sa... isa-isang yung mga miyembro ng 187 ng Chakra ay nagbabattle o dahil gusto mo talaga? Nung nasali ako niyan, ako kung nauna sa akin si Smag o ako yung nauna. Basta unang panahon pa ng flip top 'yun. Na-request lang sa akin ni Chabi 'yun bago mamatay. Pero umimik na si Enigma 'yun. Umimik na si Enigma kay Gab na baka gustong may sumali na 187 sa flip top. Tapos ako ang kinukulit nila. Eh may sinabi sa akin si Chabi bago mamatay na talang ako doon. Kumbaga, ano ko lang. Palabra ni Honor. Sa puso ko rin siya. Oo. Sige, ano ako, sali ako. Ano ako dyan. Nakailang battle ka, bro? Tatlo. Tatlo ata. Isang panalo, dalawang talo. Sino-sino mga nakalaban mo? Una si Delo. Sa may Katips Bar, sa may Katipunan. Wala pang, hindi pa nag-ano sa B-side noon. Tapos nung nag-B-side na, ang nakalaban ko si Ilaya. Si Ilaya. Tapos ang huling nakalaban ko si Twing. So, kanino ka nanalo? Nanalo ako kay Ilaya. Ay, sa gitnang laban ko.
Medyo parehas kayo ng style kasi ni Ilaya, medyo conscious-conscious eh, no? Conscious rappers. Tapos medyo aktivista na ano, yung pinaglalaban palagi. Okay, so ito tol, ang matagal ko nang gustong itanong to. Pag sa personal gusto ko ring itanong to kaso medyo hindi lang nagkakaroon ng tsansa. Sige, tol. I think gusto rin malaman to ng mga tao tol. Kung hindi mo mamasamain, pwede ba natin pag-usapan yung religion mo ngayon? Sige, tol. Okay tol. So ayun, kasi nagulat lahat ng mga tao, kasama na ako, nung bigla naming nakita na sumasama ka na sa, hindi ko alam kung anong exact na tawag dun sa religion nyo, pero nakikita namin na parang yan din yung religion ni Shanty Dope. Ano ba tawag? Ano Para ba ang sa exact term dyan, tol? ang exact talaga yung Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Parehas Krishna. kami, kaso magkaiba kami ng ano eh, ng schooling ni Shanti. Magkaiba kami ng schooling, iba yung kumbaga iba yung inaatinan nilang temple, iba yung aral nila. Pero Kami naga din. parehas kayo ng Parehas lang, halos parehas lang. kumbaga Eh, pagkakaiba lang ng magkaiba lang kung ng po talaga. eskwelahan kumbaga. Oh, parang ganun. Magkaiba lang ng aral ng schooling. Tol, parehas ba yan ng Buddhism o ng Hinduism o totally iba yan? Mas ano eh, mas malapit siya sa Hindu. Sa Hindu. Sa Oh. Hinduism. Tas ayan, nakita na namin na naging vegetarian ka na. Ano ba yung tamang term? Vegetarian o vegan? Magkaiba yun eh. Ang vegetarian kasi ano yun eh. Ang vegan, ano siya, yung hindi siya related sa religion. Ah, okay. Kumbaga, Diet ano lang lang siya, talaga siya. kumbaga may pinaglalaban lang siya tungkol sa mga, ano, sa, Hayop. tungkol sa mundo o sa hayop. Ang vegetarian, parang ganun din siguro. Parang ano siya sa health naman ng vegetarian. Yung sa amin naman kasi, vegetarian, pero ano kami, yung kumbaga, naka-relate kami sa, ano, sa religion. Sa Kaya religion. kami vegetarian dahil sa religion. Ah, Pero, okay. yun. So, tol, gaano katagal ka ng practitioner ng Hare Krishna? Ano, napasok ako ng Hare Krishna 2018. Wait, 2018 ako napasok. So, 2 years ka ng gulay lang. Higit. May higit 2 years na siguro. Tol, bakit? Walang gulay lang. Ang gusto ko lang malaman, bakit mula sa pagiging sa pagkakaroon ng lifestyle na hip hop, bigla mong naisipang mag-Hare Krishna? O Ano may kasi, nagyayaba kumbaga, sa'yo? meron ni kahit saan naman merong magyayaya sa iyo, kaya ka makakapasok sa isang ano, sa isang pinto eh. Na ang nagyayaya sa akin, mga tropang Caloocan, mga mananato, mga skater, 'yan. Shoutouts kila Tantan Palaboy. Okay, si Tantan, okay. Sila ang nag ano sa akin. Tapos nung napasok na ako doon, syempre, hindi naman basta-basta masabi lang na nandun ka. Pero di ka na bata eh. Kumbaga, napasok ka diyan, pag-aralan mo, alamin mo kung bakit ka nandiyan. Inalam ko 'yun. Kumbaga, pwede nating sabihin na nung unang beses na pumunta ka sa templo, eh, tinesting mo lang, tapos hanggang nagustuhan, tsaka minahal mo na rin. Kasi hindi mo naman alam kung anong meron doon eh. Hindi ka Mismo. pa nakakapasok eh, di ba? Mismo, Kumbaga, mismo. pagpasok mo, doon ka na lang magdedesisyon eh kung mamahalin mo ba, yung iistayan mo ba o dadaan ka lang. Kaya Nagustuhan ako mo? na oh, maganda ang aral sa Hare Krishna. Maraming tungkol sa buhay na matututunan ka na madalang marinig sa Ako ibang religion. kasi tol, ano eh, mahilig kasi ako manood ng, though ano ako, Katoliko ako, pero mahilig kasi ako manood ng mga tungkol sa enlightenment, sa mga ganyan, mga Hinduism, mga alien, mga ganyan. Hanggang na-cross ko yung landas ng Hare Krishna. Ang akala ko ang Hare Krishna ay chant lang. Kasi lagi ako nakikinig ng Hare Krishna. Kumbaga, nakakalma ako sa Hare Krishna eh pag pinapakinggan ko. Hindi ko alam na yun pala yung mismong relihiyon nyo. May So, tawag pa eh. Pero sige. kung talagang tutukuyin mo, mas ano yung ano eh, yung Hare Krishna eh. Mas malinaw eh. Oh, kung siyempre, mas marami pang aral na malalalim yan kung kukuhain mo, no? Pero yung Hare Krishna na word, nandun din sa chanting yun, Tama. nasa
mantra, nasa mantra din yun. Mario. Oo, kasi Kasi ang lawak eh. Malawak yung ano, yung Hare Krishna eh. Hindi ka pwedeng ano, yung papasok ka tapos ikaw lang mismo yung mag-aaral. Hindi, kailangan mo ng guru. Hindi mo attend ka talaga palagi ng klase, parang oo, gano'n. Hindi mo matututunan ng sarili mo lang. Hindi yung, eto aklat oh, basahin mo nang basahin. Kahit basahin mo nang matapos mo yan, hindi mo matututunan yun. Kailangan mo ng guru. Kasi masyado malalim? Hindi, hindi sa malalim. Kumbaga, basta yun, ang hirap pa siya. Kailangan mo siya, kailangan mo ng ano, ng gabay. Hindi yung hindi pwedeng gabay mo sarili mo eh. Ah, hindi ubra 'yon. Kumbaga ano 'yun eh. Kumbaga malalapit mo sa ano 'yun eh. Hindi mo pwedeng payuhan sarili mo. Kumbaga sa ibang bagay kailangan mo ng shaman, parang ganoon. Ganoon. Ayun, so, ayun siya eh. So tol, gaano kalalim na yung pagkatao mo sa Hare Krishna? Kumbaga, ilang porsyento, gaano ka nakalalim dyan? Sa amin, meron kaming ano eh, meron kaming Bhakti Break siya. Ang Bhakti Break siya, ibig sabihin nun, yung schooling ba? May meron kaming regular schooling sa Hare Krishna. Ako, nasa level 2 pa lang ako. Limang level yun eh. Nasa level 2 pa lang ako. Kasi nag-intoxicate pa ako eh. Nag-intoxicate ako, nag-iinom pa ako. Ah, okay. So, ibig sabihin, pag na-reach yung level ng level 5, sobrang cleanse mo na dapat. Nasa temple ka na nun. Nagsaserve ka na lang sa temple nun. Kaya mo yon? Siguro. Kaso, mahirap, mahirap. Nasa ano tayo eh. Nasa panahon tayo ng ano eh. Kumbaga, may tinatawag kaming Kali Yuga. Panahon ng ano yun eh. Nang stress, panahon ng tukso. Kaya mahirap. Kaya, kung gusto mo talagang maalis lahat ng ano, alisin mo rin yung buhay mo noon. Medyo yun ang medyo mahirap na isusugal mo dyan. Yan. Parang ano yun eh, parang underground mainstream. Kung gusto mo mag-mainstream, alisin mo yung pagka-underground mo. Parang hindi ka magiging mainstream hanggat underground ka. Sabagay. Parang ano, parang drop everything yan, no? Parang bitawan mo lahat. Mahirap din pala yan, para, no? Para magbago ang lahat. May tanong ako, anong mangyayari okay, pag kumain ka ng karne, tol? Wala naman. Nasa paniniwala kasi namin, yung law of karma. Mm-hmm. Yung law of karma. Kaya nagkakasakit ng tao dahil sa ginagawang pagkain ng karne, pagpatay sa hayop. Kasi may kaluluwa sila eh. Ah, pag, okay. Pag pinag-aralan mo yung law of karma, matututunan mo na hindi naman talaga pagkain ng tao ang hayop kasi may kaluluwa yung pero may mga ibang mga nambabasag dyan sa ganyang paniniwala. Mm-hmm. Ma-open ko lang na sinasabi. Dahil yung living things nga daw. Pero ang gulay naman daw, living things din yun kung iisipin. Living things din siya. Kaso wala siyang kaluluwa eh. Kahit taga-tagain mo, ilang minuto mong taga-tagain yun, di aaray yun eh. Wala siyang consciousness. Okay. May buhay siya, pero wala siyang consciousness. Ayun yung pinagkaiba ng buhay niya sa buhay ng tao, pati hayop. Okay. Gets. Medyo maganda. Kumbaga yung hayop, gusto mong kainin yung hayop, tatakbo yan. Kasi hindi naman nila, di nila ano eh, hindi para sa'yo yan eh. Yung gulay, naka-steady lang yan. Kahit taga-tagay mo, hindi aaray yan, hindi aangal yan. Sabagay. Kasi wala siyang conscious. Gets. Ganda nun, ang ganda nun. Gusto ko yun. Okay. So, eto na tol. Gusto ko na ring itanong tong bagay na to at marami ring may alam na gustong itanong to. Pag-usapan natin ng konti yung beef mo sa Donggalo at sa Salbauta specifically. Kasi nakawento ni Benson nung nakaraan na dahil sa status niya at pagpuna niya sa ginawang pag-post about kay Flo G, nagsimula lahat-lahat. Paano ka nasali naman dito? Unang-una, nasali kami bigla ni Smag ang touring sa amin, ano, ang tawag doon? Sausaw. Consentidor, sausaw. Okay. Diba? No, simulan natin sa simula. Saan ba nagsimula? Sa video ni Iskasta. Yung tap na. Diba? Nung sinita nila, yung video ni Iskasta na tap na, na wala naman tinutukoy na grupo, na pangalan o ano, wala nang tinutukoy, sinita nila, wala naman kaming sinabi, 'di ba? Nasaan yung pangungunsente doon, yung sa punto na 'yon? Kasi kung konsentidor kami, doon pa lang aalman na kami. Kung ba't yung sinisita si Iskasta? Mm-hmm. 'Di ba? Wala namang ganoon.
meron ding member ng Walay 7 na umalma doon. At Oo, sila oh, Benson, madami. Umalma din. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Umalma din sila Benson, kaso walang video. Kumbaga yun sa punto na yun, hindi namin kinukonsente si Iskasta na tama yung ginawa niya na magpapa-stop ka ng ano. Yung punto naman ni Iskasta na yun, eh may punto naman siya doon. May dahilan siya kung ba't niya sinabi yun. Wala namang sinabing ano eh, wala namang sinabing grupo, wala namang sinabing pangalan. Ah. Umalma kayo, nabastusan kayo kay Iskasta. O wala namang kami sinabi ah. Diba? O wala kami sinabi noon. Umalma lang kami nung nandamay na sila. Ito nga yung kay Flo G. Pinosi Flo G. Eh kuya-kuyahan tun si Benson. Siyempre, alma to si Benson. Ah. Eh tapos nagbo-bonjing-bonjing pa sila. Nagbo-bonjing-bonjing na sila nun eh. Ah, ah, ah. Diba? Sino tinutukoy yun? Si Kosa. Tinitira nyo si Kosa. Eh, sino ba yan? Kagrupo ko yan eh. Si Benson kagrupo ko eh. Nababalikan tuloy namin yung ginawa nilang nilampasan na namin. Ah. Ano yung nilampasan namin ginawa niya? Yung sa lokal, yung sa All-Star. Actually, pero actually, tinira mo kami doon. Bilang kasama ako doon sa kantang lokal, diba? Mm-hmm. May GC kasi kami noon. Nagulat na lang kami. Late na ako nagising noon, nailabas na yung video. Tapos nakita ko yung una ko nabasa yung GC. Bago yung music video na ko nakita. Sabi ko, nagagalit si Mike. Hindi naman galit, pero alam mong galit eh. Alam mo 'yun? Parang akala ko ba tungkol sa Unity yung kanta ganyan. Bakit ba't hinayaan yung makalusot yung ganung bagay? Kung hindi kayang gawa ng paraano alisin niyo na lang ako doon sa video. Oo. So syempre ginawa ng paraan ni Mark Beats. Kaya binlurred 'yun, 'di ba? Kaya blurred. Pero ang inano ko nga doon, maraming nagalit, maraming pumutok na damdamin ng 187. Pero tol, wala kayong ginawa. Hindi kayo umimik wala. Na lang, hinayaan nyo na. Hinayaan na namin kasi nung panahon na 'yon, ang tahimik na noon eh. Totoo. Wala nang blind rhyme, ang tagal-tagal nang walang blind rhyme. 'Di ba? Ang tahimik na, wala nang shit eh. Wala nang kumbaga yung ibang Dunggalo members nakakasama na namin, oh. 'Di ba? Kumbaga, hinayaan nyo na lang para matahimik na lang. Kapakanan ng kapayapaan ng ano ng rap scene, oh. Kumbaga, 'di ba? Kaya kasi nag-aabang kami. Ginawa na lang namin, gumawa kami. Ang ginawa na lang namin, gumawa kami ng ano, ng isang track. We don't sumunod die, we multiply WWE, ito. WWM. Oo. Yung ano, hindi, yung ano na, yung Steel Mob. Steel Mob. Oo, yung Steel Mob. Ayun na lang ginawa namin. Kumbaga, yung apoy na binibigay mo sa amin, kumbaga, gagamitin na lang namin sa magandang gawa na lang kaysa makipag-anuan pa ulit. Pero, 'di ba, nabalikan namin 'yun. Oo. Dahil sa ginawa mo. Pero sa kabila ng pananahimik nyo noon, nung ginawa niyo yung Steel Mob, marami pa ring fans at ibang artist ng Dunggalo na nakasilip doon sa Steel Mobin na may padaplis daw. May padaplis. Nung ano na yun? Nung ngayon na lang yun. Kumbaga nabalikan na lang nila. Ah, kaya pala ano, ganito pala ginawa nila. Kaya nabalikan na lang. Pero kung iisipin, maraming fans ng Dunggalo at maraming fans ng Pinoy Hip Hop ang hindi talaga nakakaalam na yung hand sign ni Jyoti doon parang fuck 187. Kasi kasama ako doon sa kante. So, hindi nila alam kung ano ba yung akala nila, pumakyo lang o ano. So, kasi nga, hindi kayo umalma. So, ang akala ng ilan, parang... Wala lang. Walang ganong mga eksena. So, ngayon... alam na nila. So, eto na, nagsimula na. Nagbigay kami ng respeto. Kumbaga, wala na eh. Ang tahimik na natin eh. Diba? Kahit ganyanin mo kami, sige, wala na lang. Okay na yan. And dumating na naman sa puntong ganito, yung nangungupal kayo na, kumbaga, para kayo na sa eskwelahan, mama na kayo. Mambubuli kayo ng ano, diba? Siyempre, may aalma. Diba? May aalma. Kung hindi man kami, may iba pang aalma. Kumbaga, nataon lang na kami. Pero tol, dahil, diba? Sandali lang, maputol lang ito. Sa totoo lang, ang tagal ng tahimik ng eksena, isa ako sa mga nagulat nung paglabas ng music video, may ganun si Jyoti na hindi ko rin alam kung, aba, hindi ko, sabi ko sa sarili ko, baka may hindi ako alam na nangyari ulit na beef kasi
Hindi mo alam saan nang galing, ba't biglang nagkaroon ng ganon, pero hindi naman natin alam kung ano yung mga personal na shit o saloobin nila. So, ayun, ayun lang. Nagulat lang Roy ako. mo, si skills niya, oh, naging ano niya eh, naging kadikit niya na rin eh. Naging tropa niya na eh, di ba? Kasi nga, ang tagal nang wala. Wala nang ganun eh, bigla siya na ganun. Eh, di Di ba? natin alam. Tas balikan na natin tong ano, balikan na natin tong kay Iskas at pati kay Flowdy, di ba? Paano konsentidor nun? Hindi kami nang konsente. Kumbaga, sumobra na lang kayo sa pandadamay. Ang dami niyo na dinamay eh. Ayun lang yun. At saka yung sinasabi ni Benson na ano na talo na yung ano yun eh, kumbaga hindi malinaw yun eh. Ang pinupunto ni Benson na yung talo, yung suko. Talo kami, syempre, nakuha nila yung gusto nila, yung atensyon ng tao, nakabalik sila. Diba? Ayun yung sinasabi ni Benson na talo. Pero yung talo, maniniwala ka, talo ako sa ano sa distance namin ni Charlie Wack. Oo, kasi parang nag-1-on-1 kayo nun. Oo, tama Oo. na. Oo. Tingnan mo ang ginawa niya, ang style niya sa distract niya, hindi kita kaya sa sulatan, gagawa ako ng catchy na ano, catchy na salita, yung unga. O madaling masabayan ng tao kahit hindi ka mag-isip, masasabayan mo unga unga. Kaya paano ka maasa sa ganun sa unga unga? Saka yung unga unga parang tunog umiiyak. Unga unga. Kaya hindi nakakasar. Ewan ko ba? From your point of view, kaya mong sabihin na natalo mo si Charlie Mack doon sa sagutan na 1-on-1. Oo, unang-una sa punto. Ano yung pinupunto niya? Ako may ang pinupunto ko doon, kupal sila. Nilinaw ko doon kung bakit kayo kupal, kung bakit ano, kung anong ginawa nyo. Eh sila, anong inaano nila sa amin? Konsentidor, kinonsente. Alam ganun. Gets. Nagkataon lang na ang XB nasa side namin. Eh paano? Nakisama kami. Lahat ng bago pinapakisamahan namin. Wala kaming isang sirkulo na ano, kumbaga lahat tayo magkakasama tayo. Tayo lang naman yung ano. At saka unang-una, wala kaming shit sa Dunggalo. Unang-una, nagbigay kami ng respeto. Ang sa totoo lang ang Dunggalo, respetadong grupo 'yan sa Oh, ngalan man. ni Sir Andrew E. Si Sir Andrew E, di ko tinitingnan lang ano 'yun eh, King eh. Tinitingnan ako 'yun bilang alamat. Hindi na King eh. Alamat 'yan. Alamat ng rap music yan. Hindi na King. Mataas pa sa King yan. Respetado ang Dunggalo. Ang pinupunto namin dito, yung tatlo lang. Anong ginawa nila? Pinakalat nila, pinaan nila, kung sino-sino na lang yung nakisali. Tapos yan. Hindi ba? Kasi, alam nila May na, mga ibang under nga ng mga subgroup na under ng Donggalo o sub-label. So, ang dami ng diss na kumawala eh. Baga parang sumali na eh. Hindi ko sinasabing sawsaw pero parang hindi mo alam saan ang galing. Bigla na lang parang bigla ka na lang makakarinig sa kanila ng alam mo 'yon, diss track. Tapos ang ganda ng setup nila. Meron parang chess, sila yung nandito. Tapos meron silang pun, mga robot. Kumbaga, oh, birayin. Ganun yung sistema nila. Para lang hindi maano. Kumbaga, hindi wala namang epekto sa amin kasi paraan lang nila 'yon, paraan lang nila 'yon para matabunan yung ginawa nilang kakupalan. Gets. Ay, weeks na sa eksena eh, iba na eh. Kumbaga ako, wala na rin, labas na rin ako eh. Kahit tirahin ako ng tirahin, okay lang eh. Okay Hindi ka na na. ako babawi, gagawa na lang ako ng mga, ano, ng makabuluhang kanta na Gets. okay na ako dun, okay na ako dun. Nalabas ko na yung saloobin ko nun eh. So, Na sabi ko na. sa isang malinaw na sagutan, hanggang sa tingin mo ba may saan pa aabot to kung didis pa sila, basta kayo tahimik na lang, napag-usapan nyo na yun, wala nang sasagot. Oh, wala na rin eh. Ano pa yung patutunguhan nito? Eh unang-una pa lang ang rules nila, pag hindi nakasagot talo. Eh nung yung mga diss namin, di wala namang balik yun eh. Hindi naman sila nakasagot din eh. Tapos So, may sige. kumbaga nirurulan nila eh. Sila ang nagpapatakbo eh. Eh di kayo na. Eh di okay na kami eh. Labas na kami diyan. Kumbaga, Doon kayo sa Baby Boys.
Wow, mga putangin ng mga baby boys to, parang walang ginagawa sa buhay, no? Lahat eh, Sa studio na natutulog yun eh. Putang ina mga tong sila Billy, ang putang kukulit eh, no? So ayun nga bro, ayun, at least nalinaw mo sa kapana ng mga subscribers natin yung nangyaring issue sa 187. Alam ko marami na namang fans o mga kung sino-sinong YouTube content creator ang magnanakaw nitong usapan natin ito. Pero i-strike ko. Kasi yung kay Benson nakuha na. I-strike ko kayo habang buhay. So tol, medyo nagkasagutan din kayo nung isang, alam ko hindi siya artist ng Donggalo pero parang accepted groupie ng Donggalo, si Uncle KS na isa ring YouTuber. Pwede mo ba kami bigyan ng story kung paano nagsimula at saka alam ko pinuntahan mo pa to sa Alabang ba? Oo, dun sa Daang Hari, sa sinabi niyo ano. Si yan yung nakamaskara na yan. Pinapanood ko pa dati yan, kumbaga kahit medyo kupal siya. Pinapanood ko pa yan, naaaliw pa ako diyan eh. Tapos may tagpo na ano, nagbanta na siya eh. hindi biro magbanta kasi may kaso yan eh. Totoo. Ang ginawa ko bilang syempre nagbanta ka, naghamon ka, punta raw ako 4 PM sa Vista Mall Daang Hari eh, bilang lalaki, bilang ano, sige puntahan kita, kita tayo doon, lilibre mo ba ako ng ano, ng vegetarian, ano, biro ko nga sa post yun. Pinuntaan ko siya. Wala naman. Hindi naman siya pumunta. Anong sabi niya? Wala daw ako pagpunta mo. Nung nag-aamon siya, wala pa masahe, wala pa masahe. Nung panahon na yon, pandemic yun. Kasagsagan ng higpit ng pandemic yun, walang commute-commute doon. Kaya yung nakapunta ako doon, yung dahilan kung ba't ako nakapunta doon, matakot ka na. Di ba? So, yung pandemic, nakapunta ako. Kaya ikaw, kulit mo eh. Okay. And so, lang tayo, pumunta ako doon. 2 oras ako naghintay doon. At walang sumipot na LKS. Wala akong ano niya eh. Wala akong contact niya eh. Talagang sa Facebook lang kami nakakapag ano nun eh. And tapos yung ibang ano niya, ibang sumusuporta doon na nananakot din sa akin na ano. Minention ko. Tawagin nyo na yung ano nyo. Yung nag-ano raw yun eh. Nagkakarate eh. Ang ending, ano ka, utu-utu ka daw. Ang ending, wala. Oo, utu-utu. Biglang utu-utu. Joke lang daw yun, joke. Playing. Supot ka. Hindi ako utu-utu, supot ka. So ayun, tol. Isang tanong na lang bago tayo pumunta sa Rate My Bar. So, ang pangalan ng 187 ngayon is MOB na. M-O-B. MOB. Para madali na lang din, ano, bigkasin. Kasi ang 187 Mobsters kasi naka ano kay ano kay Gab yun eh, naka na DTI niya yun eh. Para wala na lang din ano masabi, wala na ring issue. Hindi na namin ginamit. Yun din ang isa sa mga gusto kong itanong dahil may mga kumalat na issue dati about sa naging issue sa pagkakabuwag ng 187 at may kinalaman si Gab dito. Ano ba nangyari at paano nagkaayos-ayos? Pwede mo bang kahit maliit na story lang, wag na detalye. Ano eh? Okay, ibuod na lang. Kumbaga ano yun eh, hindi nagkaintindihan. Ayun lang yun eh. Hindi nagkaintindihan. Pero panahon na lang din yung ano eh, nag-ayos eh. Panahon na lang din. Pero medyo matagal ha? Oo, matagal din. Ano, nagsimula nung 2012 eh, pagtapos ng ano yata eh, ng concert namin sa may Timog. Sa may ano, Tomas Morato pala. Yun, mula. Basta, panahon na rin ng ano, nag-ayos talaga. Kumbaga, buhaba na yung ano, yung tension, nawala na yung init ng ano. So, init ang ulo. So, bakit hindi nyo napag-usapan na yun pa rin ang gamitin at maggawa na lang ng panibagong tawag? Ano na eh, nabisi na si Gabi, hindi na rin namin masyadong nakakausap. Tapos, ayun na lang yung pumasok sa amin. Bilang respeto na lang din na, ano pong kumbaga, na nasa legal na yung ano, yung pangalang 17. Naligal naman yun kasi dahil sa clothing nga, nag-floating siya nun eh. Para lang walang ano. Hindi na namin ginamit. Kaya MOB na lang. Pero 187 pa rin, siyempre. Yun pa rin naman yun. Kahit alam gawin mo. Yun pa rin. MOB lang para mas madali na lang i-type, i-search. Tama. Okay. So, yun. Maraming salamat, Kiel, sa pagsagot mo ng mga tanong. So, re-recta na tayo sa Rate My Bar. Kung saan kumuha yung team ko, yung 1611 drive-by ng iba't ibang linya mula sa iba't ibang artist. At i-rate mo to mula
isang pen pinakamababa at 5 pens ang pinakamataas base sa kung paano mo nagustuhan yung linya o base sa kung hindi paano mo hindi nagustuhan. Okay? Sige. Okay. So ang unang linya na ipapa-rate ko sa iyo ay ito, pabasa na lang, bro. Sa panahon ngayon, hirap humanap ng tunay. Magkaibang damo, pero parehas ng kulay. Yan ang realidad sa tunay na buhay. Yung akala mong anghel, nakatago ang sungat. So, ano ako dito? 4 ako dito. 4. Bakit? So, ano siya eh? Kumbag, meron siyang, gumamit siya ng art sa pagbuo. Ano, meron siyang metaphor. Simile. And, okay. Tapos so, maganda rin yung pagkakaano niya, pagkakatugma niya. Okay, gets. So, 4 pens ang binigay ni Kiel para sa mga linyang to galing sa kantang Buhay sa 2020 na ang artist na kumanta, ang pangalan ay AJ. Isa sa mga nag-comment AJ sa Facebook. Shoutout sa'yo, AJ. Okay. Fabian. So, ang next 4 lines ay ito. Pabasa na lang, bro. Nuloy ko to. Maski na walang pahintulot, ang pangit niyong hangarin, maganda ang ipinulot. Kaya't sige, manalangin lang na ako'y madurog. Di nyo na matatakot ang tulad ko na banta ang minumumog. Yeah! James! 4 ako dyan, 4 din ako dyan. 4. Kumbaga, hindi niya sinasabi na ano eh, na rekta. Hindi niya sinasabing rekta. Gumagamit siya ng art. Okay. Tulad nung una. Okay. May art sa pagbuo. Okay. So, 4 pens ang binigay ni Keja, ni Kiel para sa mga linyan to galing sa kantang mga ngaso ni Keja. Keja. Okay. Yeah. Keja, what's up? Yeah. Next 4 lines ay ito. Pabasa na lang, Yal. Alam kong nakakaramdam ka ng pananawa. Parang ang kalungkutan sa'yo ay pagnanasa. Ang hangin ay may perfectong epekto sa isip. Humahanap ka ng pwesto na presko at tahimik. Ganda ng pagkaka-build niya. Pagkakasalansa niya ng arts din. Siguro ano ako dyan? 5 ako dyan. 5. 5 ako dito. Oo. Okay. So, galing ang mga linyang to sa kantang Meditasyon na ang pangalan ng artist ay E. Qual. So, bali E. Dot Equal. C-U-A-L. Yeah. 5 pens para sa iyo, Equal. Okay. Sabi yan. Okay, ang next 4 lines ay ito. Pabasa na lang, bro. Sa pag-uwi ng bahay, palaging inaamoy. Daig pa ang bumbero kung saan galing ang apoy. Kakaiba kung mag-isip. Sencho. Kwento. Sento porsyento ang hinala. Mapanghusgang pag-ibig. Walang justisyang tiwala. So, medyo di ko ano yung ano. Yung gusto niyang sabihin. Siguro dahil ano lang siya. Ilang linya lang siya. Hindi siya buo. Kumbaga siguro kung buo ko itong babasahin, maunawaan ko yung gusto niyang sabihin. Medyo ano siya, medyo kailangan pag-isipan bago maunawaan. Siguro ano ako dito. 5 din ako dito. 5. Yan. 5 din mga sulatan ko eh. Okay. So 5 pens ang binigay ni Kiel para sa mga linyang to galing sa kantang Paulit-ulit ni Mike Cosa. Okay. Yeah, Mike Cosa. Alright. So ang next 4 lines ay ito. Pabasa na lang, Yal. Bilis mo, umalis, pero tagal na dumating. Maghihintay at nagtitiis hanggang ganap ng maging. Dahil isa-isa sa larin. Dahil isa sa salarin, yung tao sa salamin. Talayunin at hangarin na mahirap unawain. So, yung sa unawain, medyo malayo dun sa ano, sa bagsak ng salamin. Salamin, unawain. So, medyo malayo-layo siya. Siguro bibigyan ko ito ng 3 lang. 3. Okay. So, 3 pens ang binigay ni Kiel para sa mga linyang to galing sa artist na nag-comment sa YouTube, sa Facebook na ang pangalan ay Alex Dane. Yon, Alex Dane, what's up? Okay. So, next. O, ang last 4 lines ay ito. Pabasa na lang. Milyones agad pag nag-isip ng concept. Sureball pa na legit ang mga prospect. Pumipera na silang lahat sa SockNet. Gamit nyo PC, ako CP na low tech.
Medyo ano siya, may malaro din siya sa salita. Taglish, taglish. Bigyan ko siya ng 4. 4 to sa akin. 4 to sa 4. akin. Okay. Medyo mahirap din yan eh. Mahirap din mag-isip ng mga words, words na English kasi papasok mo sa Tagalog eh. Okay. Medyo 4 lang. 4 sa akin. Okay. So, 4 pens ang binigay ni Kial para sa mga linyang to galing sa kantang Pera in this Bitch. Ito ay verse ni Don Pau. Yon, Don Pau. What's up? Okay, so sa lahat ng yun ang Rate My Bar by the way at sa lahat ng naghahanap kay Kial, saan siya makikita mga social media? Ito, pa-explain na lang sa kanila, Kial. Yan, yan, yan. Sa Facebook, may page ako, Key underscore Al. May mga may mga ano, tawag doon. Hindi nila nagigets yun na kala nila Key underscore Al na yung pinaka ano ko. Hindi, ginawa ko lang ganun kasi ayaw nang pumasok ng Kial, may mga gumamit na. Ah, ganun. Kaya okay. Yung ginawa ko, para pumasok yung sa page. Ayun yung page ko, Key underscore Al. Tapos sa YouTube, yung Key space Al. Kasi pag Kial na diretso, wala, ano na, gamit na, may gumamit na. Ah, okay. So, tapos yung account ko sa Facebook, Marco Algadama. Marco Algadama. Yung personal account mo yun, di ba? Personal account yun. Okay, ayun. So, bago tayo magpaalam sa mga fans, tol, may gusto ka bang sabihin o i-promote kung ano man? Abay po promote. Lahat ng clothing sa Pinas, local clothing, yan, supportahan natin. Kahit yung kay KS, kay, yun mo to, yung naka-mask rin nyo. May kamahalan nga lang, 700. Mas mahal pa sa ano eh, sa Pubo eh, mas mahal pa sa iMind. Napanood ko nga si Billy kagabi nag-live eh. Walang yung rantado talaga eh. Kala niya ata ang dami ng sumusuporta sa kanya. Okay. Pero ano yun kasi nagano rin yun, nag-land din ng pera yun, nag ano rin yun, suporta pa rin, suporta pa rin. Lahat ng ano, lahat ng local clothing sa Pinas, lahat ng pangita, lalo ngayong pandemic, tulungan tayo mga tol, tulungan tayo. Ayos, ayos. So, ayun. Maraming salamat, Kial, at pinagbigyan mo kami sa Rate My Bar. At sa lahat ng nanonood na hindi pa nakasubscribe, kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at yung notification bell para maging updated ka sa lahat ng ilalabas na segments ng Montana TV dito sa Tiny Montana Channel at mga bagong kanta ko at mga music videos na ilalabas ko. So, ayun. Maraming salamat. Yeah. Sa lahat ng nagsishare, like, and subscribe. It's your boy, Tiny Montana. Alam nyo na, man. Shots for the cartel. Salute clothing. Salute. Salute.